inyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Sa tuwing ay ibinahahayag sa inyong katotohanan, na siya ay nagmamahal at di mamamatay, nawa sa inyong pandamay gamitin yung tuwiran ang kanyang pagmamahal, hanap ng inyong san. Sa damdamin niyo't kalooban, doon ay lumukal upang inyong mapatotohanan tuwiran siyang buhay. Pagpalain kayo sa buhay po ba ang Diyos? Salamat sa mga taga Valenzuela at nakadalo po kayo sa gawain ito. Pagpalain kayo ng Ama ng higit pang liwanag at pangunawa upang maragdagan ang inyong mga karunungan kung papaano manalig, kung papaano manampalataya. Lahat po ng tao ay nakikibaka sa buhay. Na kung ang pananaigin mo ay ang sarili mo, sadyang matatalo ka. Eka nga po, habang ako ay na gumagayak, naglilinis na ng katauhan na yung ginagayak yung sarili para ihanda mo sa paglilingkod. Magmamadali ka, ano po? Subali, sa pagmamadali mo na yan, isa na eh, mayroon kang mahahadlang, ano po? At sa oras po na yan na pagmamadali, nakarating po ako dyan sa, mayroon po kasi akong inilagay sa CR na minsan baba, doon sa labas. Inaamoy ako, hindi ko kagustuhan, hindi ko, ano po ba, hindi kaaya-aya sa panamoy ko. Inaamoy ko yung lababo, ay yung po CR, ano. Sabi ko, ito Clorox, so, pero Clorox ito, hindi ganiri amoy, hindi dapat amoy Clorox. Ay, natukso po ako, ay hindi ko kayang umalis ng gano'n ang amoy noon. Binuhusan ko. Nakita ko, ano yung kalawang? Sabi ko, ala, yun, habang naglilinis po ako. Anak, naantala ka ng 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, parehas na rin yun. Subalit yung nakita mong dumi, dapat linisin. Ang tao kasi, nakikita na eka. Dahil walang pahalaga, hindi nagpapahalaga, iwanan lang yan. Hambin sa isang tahanan na nagtungo ang isang tao, eka. Baliwala sa kanya dahil wala siyang pahalaga. Subalit kung may pagpapahalaga siya doon, iingatan niya kung paano yung kanyang kapwa ay nag-iingat dun sa tahanan na yun, di ba ga? Ayan po ang dinadatan. Hanggang sa yung ginamit kong Scotch Brite. Scotch Brite, talagang kiniskis ko. Ano, anong kalawang na hindi matatanggal pag nilinis mo? Sabi ko, hindi naman nasa loob yan, nasa labas. Ah, hindi nakuha. Nilagyan ko ng Clorox, nilagyan ko nung sa pangpanlinis. Pinagsama ko. Chigi, kis. Anak, yan ang katotohanan. Anong hindi lilinis kung gagamitan ng sentido kumun? Maliban na nga lamang kung gasgas na yan at hindi na maibabalik sa natural. Subalit kung may babalik pa, pagtsagaan lamang, magbabalik yung linis, yung kakinitan. Sabi po, ano po ibig sabihin yan? Ang tao po ay sinilang may kasama ng espiritu. Yun ang kaugnay ng tao bilang siya nabuhay na binuhay ng Ama. Kaya kung pagsusumikapan po ng bawat isa na yung kaugnay sa yung espiritu ng Ama ang pananahanin mo, magbabalik kang naging masama sa mabuti. Buhay po ba ang Diyos? Ikaw na nagpakarumi-rumi, niloob mo maging marumi ang katauhan mo.
nililinis mo yung panlabas na anyo mo, subalit ang kalooban mo hindi mo nililinis. Hindi ka ganang malilinisan kung di mo ito lilinisin muna yung loob. Kailangan ng labas. Eh, pangalawa na lang yan. Yung kauna-una ang linisin ay ang loob. Eh, palibasa nga po, halimbawa, sa CR, ano? Nagbuhos ka, hindi mo na tinitingnan yung butas na pinagdaraanan nun. Di po ba? Eh, ganyan din yung puso mo. Dahil di mo na tinitingnan kung ano magiging duming pumapasok dyan, baliwala lang sa'yo. Sige lang na sige, di po ba? Alam niyo po, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Ilang taon na po yung gawain na yan. Subalit hindi naman po yan naganap. Ngayon lang pinabatid sa akin at ngayon lang naganap yan. Sapagkat yung CR na yun, eh, hindi nakikitang nagkakaroon ng parang kalawang nagkulan. Ano't ngayon ay meron kaya? Hindi ko po natiis. Sapagkat ako'y laging nag-check ng CR. Kahit na nando sa labas, kahit nasa kwarto, kahit nasa taas, chinecheck ko po talaga yung CR na yan. Kahit na ano pang obligasyon ko. Tinitingnan ko yung amoy, tinitingnan ko yung... Nakakabata ba kayo ng amoy na yan? Paano kayong umuupo dyan? Paano? Yan po, siyempre kasama bahay mo. Mami na mahal, at habang ako po'y paluwan, anak, ano ibig ko pang idagdag? Ganyan ang tao. Halimbawa, magkakasama kayo isang pamilya. Dahil hindi lahat kayo ay perfecto. May kapintasan. Yung mga nakakasama, halimbawa ay katulong, ano? Kahit na mabait yung tatlo, mayroong isang nagkasala doon, ang ikukwento ng katulong na umalis yung mali, yung masama, hindi yung kaya ako umalis doon dahil masama eh kayong anak niya, ano eh. Yung asawa niya, kung mabuti yung ama, halimbawa ay limang anak, yung asawa ay mabuti, eh yung asawang masama, ang naging dahilan ng kanyang pag-alis, yun ang kukwento niya. Yan ang tao. Sapagkat gano'ng mang karami ang kabutihan na nagawa, yung masama ang pilit na hinahanap ng kapintasan. Subalit sa isang Kristo, kahit na anong hanapin ay walang makita. Bakit po walang nakita? Sapagkat natural ang ugali niya. At yan pala, mga mahal, kapag pala natural ang pag-uugali mo na mabuti, kahit na 100 taong kang makitungo sa kapwa mo, hindi magbabago yun. Subalit kapag nagkukunwari ka lang, may nakitira sa iyo ng 1 buwan, makikita'y natural mo. Kapag ikaw ay nagkukunwari lang sa pag-uugali mo, kaya dapat po pala, ang natural na binigay ng Ama sa tao, yun ang lumabas. Kaya pala, siya'y naglilinis. Kaya pala siya ay nagbigay ng espiritu niya at ibinaba niya na mismo espiritu niya upang ang natural na mula sa kanya ang siyang muling magbalik. At ang espiritong ito ay hinahanap kung ano yung dapat linisan niya. Hinahanap kung ano dapat mahugasan pa sa tao upang sa gayon manauli ang dating ikaw na anak ng Ama na matatawag kanyang Ama. Kaya lamang po, ang tao'y ang pag-uugali bagay panandalian. Gusto niya, laging nagre-renew. Parang sa damit. Hindi siya nakontento ng 1 damit, 3 damit. Kailangan may bago lagi. Kaya ugali po ng tao, hindi dapat ganun na para ka nagbibihis ng damit. Kailangan, kung nasumpungan mo na yung ugaling tama at mabuting pag-uugali, eh huwag mo nang palitan yun na tulad ng damit. Subalit yung dumi na nakikita mo, dapat lagi mong mithiin, mawala, linisin. At walang makapaglilinis niyan sa totoong mong damdamin at kaloob-looban na malilinisan, kundi ang Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Sino nga po bang magbabata ng kabutihan? Sino nga po bang magbabata ng kabanalan? Samantalang ang tao'y may adhikain sa tuwina? Lalo na't kung pansarili lamang ang adhikain mo,
yung minimithi mong para sa'yo, hindi mo pagbabatahan yung hindi mo para sa kapwang dapat e gawin mo. Dapat ang tao, kapag may minimithi pala, hindi pa sa sarili, kundi may kailangang makinabang. Kapag pansariling katawan mo lamang at di sa kaluluwa mo, hindi ka magbabatang magpakabuti. Kaya dapat pala ang tao, dalawa ang tanggapin niya. Na siya ay tao at may kaluluwa. Upang wag lamang panlabas na anyo niya ang linisan niya, kundi pati pang kalooban, upang pati kaluluwa niya ay makinabang. Kaya lamang, ilan kaya ang taong magpapahalaga sa kaluluwa niyang hindi nakikita? Kung lahat lang ng tao ay magpapahalaga sa hindi niya nakikita, walang magpapakasamang tao. Pakatandaan po ninyo, bakit may lumalabas na mga kwentong masama? Halimbawa ay magkaibigan. Hindi naman yung kabutihan ng kaibigan niya ang kukwento niya. Yung kasamaan ng kaibigan niyang umalis sa kanya. Ganyan ang tao. Subalit ang ama, hindi yaon ang tinitingnan niya. Yung masamang ugali mo para baguhin kanya at linisin kanya. At kapag nalinisan kanya, yung pawang kabutihan mo, napipinpin, subalit pinararangalan ka't pinasasalamatan ng lihi na hindi mo alam. Subalit di kanya pinangungwento. May ginagawa siya sa'yo na hindi mo namamalayan. Di katulad ng tao, pinangungwento yung kapwa niya. Mga mahal, kung katulad lang ng ama, ang mga anak niya na tamang tinitingnan yung mali, subalit nagahanap ng solusyon o kaparaanan kung paano niya babaguhin, hindi para siraan, hindi para iladtad ang kamalian. Lahat ng tao ay may malasakit sa kapwa tao. Ano po ba ang ibig sabihin? Kung minsan ang tao nagpapakabait, nagpapakabuti pagdating dun sa pakinabang, kailangan dun siya nakatuon. Kung wala siyang makikitang pakinabang dun sa tutulungan niya, eh hindi niya tutulungan. Tama baga, hindi katulad ng ama. Ang ama, yung binigay niya sa iyo, kahit hindi siya makinabang sa iyong gantihan mo siyang busugin at pakainin, igalang mo lang siya, tuwan-tuwa na siya. Buhay ba ang ama? Ang mahal, napakabuti ng ama, napakadakila niya. At kung matututunan lamang ng tao na gawin ang lahat ng kanyang nasang makamtan at matanggap ng tao, lahat ay makikinabang. May mga taong nagpapahalaga sa kanilang kabuhayan. Ingat na ingat. Nasabi nila, samantalahin ko na habang ako'y malakas, pasyal ako din, pasyal doon, pasyal. Subalit hindi naisip na kung halimbawa mamatay siya, yung pinakakaingat-ingatan niyang biyaya, wala naman siyang pagmamanahan doon. Eh, ba't hindi niya samantalahin habang buhay doon niya na ipadama yung kahalagahan ng kapwa niya? Halimbawa yung mga kapatid, mga pamangkin. Tapos pag namatay, tsaka ikakalat-kalat, watak-watak yung kanyang inimbak, anong nangyari? Wala. Hindi mo nadamay pagmamahal sa iyo dahil maramot ka. Subalit kung di ka maramot at pinadama mo yung pagmamahal, aba, pag namatay ka, baka hindi mo man nakikita, inaayos ang libingan mo, eh pag maramot ka, bahala ka nga dyan mabulok. Hindi ba ka? Tama ba ka? Naku, mga mahal, hindi ko po kayo tinatakot at hindi ko kayo pinipilit. Subalit siya na magaganap sa taong madamot. Kung paano niya pinahahalagahan yung kayamanan niya, yung kabuhayan niya, pagdating nang namatay siya, madamot naman yan, bayan mo nga ang ihiga sa banig. Malay mo pa ba yan? Tama po ba? Subalit kung mabuti ka, mamahal, kung mabuti ka, alam mo kahit hindi mo kaano-ano pagmamalasakitan ka. Totoo po yan. Kaya yung hindi nagpapahalaga sa mga bagay at nagpapahalaga sa pakikitungo at pagmamahal sa kapwa niya, kahit mamatay na siya, nililingap pa rin ang bangkay niya. Buhay ba ang ama?
Subalit yung nagpapahalaga sa kanyang salapi, sa kanyang mga bagay na naimpo, ingat siya ng ingat, ingat ng ingat, pati libreta de banko, pati lahat-lahat lang. Pag namatay naman siya, pagpaparti-partihan, anong pinag-imbak mo? Anong pinagmalasakit mo sa kayamanan mo na yan, sa pinag-aari-arian mo? Hindi mo naman nadadala yun sa hukay. Eh, kung ginawa mong mabutit na kinabang ang kapwa mo, eh, patay ka na. Sinasabi pang, ay, salamat po, Panginoon. Kundi dahil sa namatay na itong mabait, hindi ako nagkaganito. Eh, pag masama ka, bahala nga, mabuti nga ng patay na yan. Buhay ba ang ama? Mama ka. Totoo po yan. Totoong totoo yan. Gusto niyo po bang basahin ko sa inyo isa-isa? Totoong totoo po yan. May mga taong tipid na tipid sa sarili. Tipid na tipid sa sarili dahil ayaw mabawasan yung nakaimpo. Kung gumastos sa bilang na bilang, kwentang-kwenta, hindi naman niya alam pag nagkasakit, doon din lahat pupunta. Ay, ba't di ka pa nagmasarap? Tama ba ga? Ah, ba't di mo pa lasapin yung buhay? Ba't iniipon mo sa bangko? At pagka nagkasakit ka, i-withdraw dahil pambayad mo sa ospital. Eh, saan ka nakakuha ang katalinuhan niyan? Kamangmangan niya on. Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po, pag pala kayo ay tumanggap sa Ama, talino ninyo'y hindi nyo malilirip. Tuturuan kayo kung paano magiging masaya, kung paano magiging maligaya, kung paano makikipagkapwa-tao, kung paano mamamahagi. Eh, impo ka ng impo. Para kang si impo. Impo, namatay ka na. Salamat nga sa kadamutan mo, ipatay ka na. Di ba sasabihin pa sa iyo ng iyong apo? Ay, impo. Nako, Eka. Wala nang binuksan kundi libreta. Magkano kaya ang tinubo ng aking bankbook? Isang araw nagkasakit. Yung interes ng kanyang bankbook, nanangay pa ng puhunan. Samantalang kung binigay niya yung sa kapwa niya ng nanghihiram sa kanya dahil walang pambayad sa ospital, eh baka siya hindi nagbayad sa ospital ng malaki sapagkat nagtubos niya ng buhay. Yun ang ibig sabihin ng Ama. Hindi. Ang katwiran mo, pag nagkasakit ako, baka wala ka akong pambayad. Talagang mangyayari sa iyan. Sapagkat pinaghahandaan mo yun. Subalit kung ang pinaghahanda mo ay ang gumawa ng mabuti sa kapwa mo at ang pakinabang na mabuti sa kapwa mo ay ibinibigay mo para makinabang sa'yo, ang pakinabang mo yung masigit doon sa pakinabang na binigay mo sa kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Nako. Baka natandaan po ninyo, sabi ng tao, a little bit. A little bit, magmadali ka na. Halimbawa, namasyal ka sa ganun, namasyal ka sa ganun, namasyal ka sa ganun. Napagod yung paa mo, napagod yung mata mo, napagod pa yung bulsa mo. Ikaw lang mag-isa. Subalit, hindi ka man nakarating sa iba't ibang bansa, pinakain mo yung mga gutom, masaya puso mo. Hindi ba ba? Ang dami mong nakikitang gutom sa kapitbahay mo, di mo maabutan ng konting ulam. Pinaghahandaan mo yung kung saan pupunta, kung saan pupunta. Pag nagbigay ka naman, bilang na bilang. At pag nagbigay ka naman, kinukwenta. Eh, hindi po pa rin naitubos ang kaluluwa mo. Sapagkat kwentado mo lahat. Ang sabi ng Ama, anak, kung nangungwenta ako sa inyo, eh, matagal ko nang pinigil ang biyayang hindi mo na dapat kinamtan. Sapagkat ganun ka. Kaya lamang hinihintay ko pagbabago mo, magising ka nawa. Nang sa gayon, anak, pagmatay ka na, pag namatay ka, hindi yung buhay ba, Ama? Bakit? Sapagkat naghahabol na hininga mo, hirap na hirap pa. Hirap na hirap pa. Sabi, kandakibit ka sa hirap ng ugali mo na ginawa. Kaya hirap na hirap din pati ang katawan mo. Eh kung mabuti ginawa mo, sabi mo lang, pati yung nagbabasa mo sa'yo, hindi nahirapan. Sapagkat sabi mo lang, totoo po sinasabi ko, hindi ako nagbibiro.
Totoo-totoo po yan. Kaya kung matututunan lang ng tao yung kabutihan, yung masakit sa kanya, hindi niya gagawin sa kapwa niya. Abay, walang tutungo sa impyerno. Kaya lamang, sadyang di mabubuo itong mundong ito na lahat ay tutungo sa langit. Sapagkat, ng panahon ni Eva, nagkasala si Adan. Ay! Si Eva, nagkasala si Eva. Si Adan ay? Hindi. Nang panahon ni Cain at ni Abel, nagkasala si Cain. Si Abel ay hindi. Nang panahon ni Moises, nagkasala si Aaron. Si Moises ay hindi. Nang panahon ni Tobit, nagkasala yung asawa niya. Siya ay hindi nasubukan ng ama. Hindi mo paeka. Sumpain eka, nakaw. Ganyan ang tao. E sa mag-asawa yung naglilingkod. Ano yung kanlingkod-lingkod? Katanghan yan. Katanghan eka yan. Nagpapakahirap ka sa kapwa mo. Ano ba napapala mo dyan? Luka-luka ka. Ganyan ang iba. Sapagkat walang pakinabang. Subalit, subukan mo yung paglilingkod ng asawa. May pakinabang tuwang-tuwa. Hanggang dito nakangiti. Buhay bang, ama? Naku, mamahal. O kung pumayag man, bilang lang ha, huwag lahat ay hahalik sa iyo. Bakit? Mapipingasan ka ba? Naagaw ba dangal mo? Ha? Mamahal, yung sobrang kasakiman ng pagmamahal ay hindi totoo yan. Sapagkat ang ama'y hindi sakim sa pag-ibig. Buhay ba ang ama? Sapagkat ang tunay na pagmamahal, nagbibigay ng galak sa minamahal. At di sinasakal. Kundi pinalalaya. Neutral ba? Ano? Eh, ang hirap sa tao. Gusto magpakabuti at magpakabanal. Ayaw namang isipin kung ano mabuti at makakabuti. Paano kung makakakamit ng kabanalan yan? Kung puro ka lang naman isip at gawa salita, wala. Oh, tao. Knock, knock, knock. Gumising ka, sabi ng ama. Papasukin mo ako, anak. Huwag lang ang sariling isip mo at damdamin ang papapasukin mo, sapagkat kung ang sarili mo lang ang magpapasok sa sarili mo at ako'y wala sa'yo, hindi mo ako makikilala. Buhay ba ang ama? Kaya yung iba naman, sasabihin, aba, edi ko sino tumulong sa akin, siyang tutulungan ko. Eh wala namang nagagawa sa akin yan, eh ba't baka gagawin ko sa kanya yon? Eh kung lahat ng tayo ganun ang katwiran, walang pararoon sa karoroonan ng amang mahal. Ang iba naman, sasabihin, binigyan ko na eka, uulitin na naman. Eh kung sagutan niya sa'yo ng ama, ilang beses na kitang binibigyan, anak, ba't nang hihingi ka pa rin? Mahal, may langis ba kayo? Baka maubos ang langis niyo. Huwag niyong pahintulutang maubos. Sapagkat pag naubos, uundap-undap ang ilawan ninyo. Ano ba ang langis na dapat na nasa inyo? Langis na nauubos na ginawang langis ng ulibo, langis ng sasakyan. Eh, pagka naubos yan ng langis ng sasakyan, bibili ka. Pag naubos yan langis na ulibo, bibili ka. Eh, yung langis na binibigay ng ama, hindi binibili. Kusang dumaratal bumabalong sa tao. Buhay ba ang ama? Papaano mo yan kakamtin? Kung makasarili ka, tuso ka. Ang alam mo lang, yung sa'yo, yung sa kapwa mo'y wala kang pakialam. Eh, paano ka mabait niyan? Ang totoong mabait, nakikilala sa damdamin na tinataglay, na darama ng kapwa niya. Buhay ba ang ama? Mahal, mahirap tanggapin at masakit tanggapin. Subalit kailangan tumanggap sapagkat kung di ka tatanggap, wala kang magiging liwanag. At yan po ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya kung bilang tao lamang mag-uulat sa banal na aklat, hindi maaabot ang kaukulan ng ama. Kaya may tagapahayag at may tagpag-uulat, tagapag-ulat. Yaon ay walang dilitiba ang nagmula rin sa kanya at ang nagbahagi ng mga aral niya. Kaya kung tao lamang ang mag-uulat, ililigaw ang kapwa-tao. Kung
tao lang maghahayag, walang pakialam ang kapwa-tao. Kung lalo na ang naghahayag, may bayad pa. Nako, iinganyahin ka para sumama ka at dumami ang kita. Subalit kung walang bayad, magpakatotoo ka. Sapagkat alam mo, ang nangangaral sa iyo'y nagmamahal sa iyo. Buhay ba ang ama? Mamahal. Kay buti ng ama, kay dakila niya. Ano ba ang kailangan sa bawat araw maging matalino? Huwag maging tuso. Matalino sa kabutihan, huwag maging matalino sa pakinabang lang. Ang tawag doon sa matalino sa pakinabang, tuso. Hindi matalino. Wise. In English lang. Buhay ba ang ama? Kaya, kung tunay kang matalino, hindi ang katalinuhan mo'y katusuhan, panlalamang, pag-aadika ng pansarili. Kung hindi, pagpapakababa na magagawa mo ang para sa iyong kapwa na wala ni anumang adhika. Kundi ang adhikain mo, kapwa kayo maligtas at sa ama ay makaparoon sa karya. Buhay ba ang ama? Kaya mga mahal, mapapalad nga yung negosyanteng di nagkasala. Subalit, mayroong kayang gano'n. Mapalad, may tatanghal mo't madadakila mo yung taong negosyanteng hindi nagsinungaling. Ano po? Kaya, ang wika ng ama, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawa. Ipili ka ng isa. Hanapin mo yung totoo, iwanan mo hindi. Ngayon, kung paniwalaan ka ng kapwa mo't hindi, hindi mo na problema yan. Ang mamumblema sa'yo, yung nagtuturo ng totoo. At kung di ka tatanggapin ng di nakikipagtotoo, wala ka rin pakialam. Sapagkat ang bahala, yung nakikipagtotoo sa'yo. Buhay ba ang ama? Kaya, ang larangan ng kabanalan nakatuon sa kabutihan. Kaya't ang kabutihan at kabanalan magkaisa lamang. Kaya't yung taong nagtataglay noon, hinahanap ang katotohanan upang mapagtugma ang kabanalan at kabutihan. Mamahal, nawa natutunan ninyong marapat at ang dapat sa inyong buhay. Masarap ang mabuhay, masarap ang mamuhay nang naaayon sa kalooban ng Ama. Tandaan po ninyo, hindi pambayad ng kaluluwa ang laksang bilang ng bagay, ang laksang bilang ng kayamanan, ang laksang bilang ng ginto na kumikinang sa lupa. Kundi, ang pambayad ng kaluluwa, yung nagmula sa kalooban ng puso mo, na pawang nakita ng Ama, totoo ka sa Kanya. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. At maaring gawin ito ng tao. Lahat ng tao na nais magpakabuti at nagpapakabuti, magagawa ito. Ang di lang makagagawa nito, yaong walang pagpapahalaga sa kanyang kaluluwa at ang pinahahalagahan ay ang pansamantala niyang naririto sa lupang kikinabang ang katawang lupa niya. Buhay ba ang ama? Kaya, inyong pakinggan ang mabuting balita mula kay Mateo. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbao ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala nga ng langis bukod pa sa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ang lalaki ng lalaking ikakasal. Kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na ay may sumigaw.
narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi makasiya, magkasiya ito sa aming lahat. Tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa magtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. At ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan. At ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ng oras. Sino ang mga tinatawag na matatalino? Yaong mga taong hindi nang hihinawa, hindi nagsasawa sa kanilang pinagbabatahan sa buhay. Hindi sila nawawala ng pag-asa. Laging nakalaan ang pag-asa sa kanila at nakalaang maghintay sa kung ano ang sa mabuti nilang ginagawa ay makinabang. Yaon ang totoo ng mga nakikipagtotoo. Sapagkat hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa buhay mo. Sapagkat ang bawat araw ay pakikibaka sa buhay mo. Subalit kung ginagawa mo ay pawang mabuti, hindi ka antukin sa mabuting ginagawa mo. Hindi ka magsasawa. Hindi ka mababagot. Lagi kang handa sapagkat alam mo ang mabuti mong ginagawa ay may hangganan din naman kung anong pinagdaraanan mo. Sapagkat alam mo, ang katatagang binigay sa iyo ng Ama ay ang pagkilala mo sa Kanya, kaya mo nakamtanyaan. Sapagkat alam mo, kaya may langis kang hindi mauubos sa talinong binigay sa iyo ng Ama doon sa pagkilala mong siya ay tunay na mahiwaga at tapat namang anak niya na kumikilala sa Kanya. Hindi katulad ng mga may pagnanasa lamang kaya kikilala. Hindi katulad ng mga may hinihintay lamang at mayroong inaasahan kaya lang maglilingkod. Hindi katulad ng mga iba na sabi nila, maglilingkod ako dahil magsasakripisyo ako kasi may hinihiling ako. Paano kung mapagal ang katawan mo? Paano kung sumuko? Sapagkat kaya ka lamang maglilingkod dahil may hinihintay ka at may hinihingi ka. Subalit kung tunay kang matalino, pag-uukulan mo yung katotohanan na kailan may di ka manghihinawa at magsasawa sapagkat naroroon ang kalasag ng Ama sa buhay mo, naroroon ang talinong binigay sa iyo kung papaano pakikibakahan mo ang buhay sapagkat ikaw ay umaasang hindi niya pababayaan kailanman kaya't ang bawat araw mo ay masigasig, may tapang, may talino kang gumaganap at hindi ka patingin-tingin lang sa kapwa mo at manghihingi ng lakas sa Kanya samantalang hindi mo alam ang Ama mo ang tunay na lakas mo. Buhay ba nga, Ma? Sino ang makatutupad nito? Sino ang makagaganap nito? 2 uri ng katalinuhan sa lupa. Katalinuhang pansanlibutan. Katalinuhang pangkaligtasan ng kaluluwa. Yaon ay ang pang-espiritual at yaon ay ang pang-pisikal. May mga taong ang hangarin nila ay pangsanlibutan. Kaya kapag nabigo, kaya kapag nagkaroon ng hindi niya nararapat na sa akala niya sa kabila ng kanyang paglilingkod, ang kakamtin niya ay puro kasiyahan, puro kagalakan, puro pagpapala. Sasabihin niya, nako, inaantok na ako sa paggawa ko ng mabuti. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakakalaya. Sapagkat, hindi totoo sa puso niya. Subalit kung totoo sa puso mo, anak ko,
Yan ang maliwanag na tinuturan. Hindi mo kailangang humingi sa kapwa mo sapagkat ako magbibigay sa iyo ng tunay na langis na hindi mauubos kahit kailan. Sapagkat yan ang liwanag ko, na kailanman ay hindi mag-uundap-undap at mamamatay. Sapagkat tuwir ang tinanggap mo'y ako, hindi lamang tinanggap mo ay ang kapwa mo, maging sarili mo, kundi ako pinahigit sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya't sasabihin ng matatalino, abay de, bumili kayo. Humingi kayo doon. Saan ka hihingin kapwa mo? Saan ka hihingi bibili sa kapwa mo? Walang makapagbibigay ng tunay na liwanag sa'yo. Kaya't kung hindi ka hangal at tulad ka ng matatalino na yung limang babae, hindi ka aalis. Hindi ka magsasawa. Kundi pagbabatahan mo na hintayin niya o nataasa ka, magpapakatibay ka na tulad nila sapagkat makahanda ka. Hindi yaong kaya ka lang sumasama sa kanila, nakikihala-hala ka. Tulad nung gusto mo lang makita yung ikakasal. Tulad nung gusto mo lang makita yung handaan. Kanino ka ba ikakasal? At sino ba naghihintay sa inyo? Ang Diyos na dakila sa lahat, na kapag tinanggap nyo, sa piging niya'y makikisama kayo. At ang hain niya ay tuwiran ninyong matitikman at matutunguhan nyo ang kaharian. Mga mahal, ang katalinuhan sa lupa ay kailangan. Subalit, masigit mong kailangan ang talinong pang-espiritual. Sapagkat kung may katalinuhan kang pang-espiritual, ang kamangmangan mo sa lupa ay napupunan ng katalinuhang binigay sa iyo ng Ama. Sapagkat ituturo niya rin sa iyo kung paano ka makapamuhay sa lupa nang hindi ka magagapi, malulumbay, mayayamot, magagalit, kundi lahat ng mabuti ay ituturo niya sa iyo maging ang pakikitungo sa kapwa mo. Kaya't sino ang taong mangmang? Nagpapakamangmang lamang ang tao kung ang sanlibutan tuwir ang kanyang hinahanap. Subalit, kung ang hahanapin mo ay ang kalooban ng Ama, patatalinuhin ka't di ka maubusan, sapagkat kung paano kumakain ng kapwa mo, ikaw rin ay pakakainin ng isang mangmang na nakakilala sa kanya. Bagamat ang kapwa mo ay sagana, subalit ikaw ay nabubusog din sa kalooban ng Ama, na higit pang kinabubusog mo ay ang handog niya sa iyo kaysa doon sa nakamtan ng kapwa mo matalino. Buhay ba nga, Ma? Kay buti mo, Ama ko, kay hirap mawawaan ang salita mo, kay hirap tuklasin ng mga anak mo ang tunay na hiwaga mo, kung hindi ganang tatanggapin ang iyong binaba sa mundong ito. Paano nga makapag-iimbak ng langis ang tao upang huwag mamatay sa pagbabatang hinihintay nila ang kaligtasan? Paano nga, Ama ko, aabutan na ang taong marurupok, mahihina, at ayaw lumaban sa kanyang buhay sapagkat nahirati na sa ugali niyang pagkatao lamang? Paano nga, Ama, magkakaroon ng laban na maging ganap at sigabong galak ang matanggap ng iyong mga anak kung tuwirang hindi nga makikilala ang tunay na nakikiisa at nakikipag-isa sa kanila upang tuwirang makasal at pag-isahin mo't bigkisin sa larangan ng katotohanan, kabanal at kabutihan? Kay buti mo, Ama, ilan ba sa mga anak mong marurupok ang tuwirang tatatag sa pananalig at pananampalataya kung tuwirang pagkataong mananaig at mangingibabaw? Kaya't patuloy kong hinihiling sa'yo, patawarin mo ang kahinaan nila. Palakasin mo ang karupukan ay pagtibayin upang sa gayon ang ganang sa iyo
ay mawawa ng kahulugan. Ang nagsusumakit at nagsusumikap na makatalim at makasunod sa iyo, nakikita mo't walang malilihim sa iyo. Sidlan mo't punuin ang langis nila at huwag pahintulutang ito'y maging ganap na maparang. Kundi bakos, kung nababawasan, patuloy mong sidlan. At sa iyong pagsisilid, patuloy mong gawing marapat na magningning pangganap. O aking Ama, maliwanag na ikaw ang saksi sa lahat. Ikaw ang nakasisilay sa bawat kaganapan sa sanlibutan. Maliwanag mong tinuran. Ikaw ang tamang timbangan. Ikaw ang kahatulan. Sa bawat araw na nakakahango ang iyong espiritu sa dakong ito, ikaw ang manguna sa mga nahango mo na patuloy sidlan ng kaliwanagan upang wag maging undap-undap ang ilawang iyong binahagi kaninuman. Makapagpatuloy sila sa ganang kabutihan at wag manghinawa at humingi sa kapwa-tao sapagkat di nila nababatid ang kanilang ginagawa habang nasisiyahan sila sa panglupang gawa. Net karamanayahana. Net karamanayahana. Net karamanayahana. Buhay ba ang Ama? Ang pakikibaka po pala sa kabanalan ay hambing sa paghihintay. Na halimbawa ay may tinunguhan ka dahil mahina ang pasensya mo, kulang ka sa pasensya, kulang ka sa pangunawa. Pag hindi mo naabutan yung hinihintay mo, nung tumungo kay wala pa't hinihintay mo, nawawalan ka na ng pangunawa, nawawalan ka ng pasensya, kaya mahala ka nga kung di ka tayo magkita. Ano po? Subalit dapat hindi ganun. Ibahin ang paghihintay sa iyong kaligtasan. Sa iyong hinihintay na kaligtasan na ibibigay ng Amang Mahal sa magitan ng Espiritu niya sa pangalang Jesus, ay huwag kang magsawa. Huwag kang manghinawa. Huwag kang maging makitid ang pangunawa. Maging malawak ang pangunawa mo at maging pasinsyoso ka. Mapagtimpi baga. Sapagkat kung hindi mo gagamitin ito, maaari nga ikaw ay mapagal ang katawan. Magsawa kang gumawa ng mabuti. Walang kwenta. Walang silbi. Matutulad ka doon sa limang hangal na naghintay na rin lang sila dahil wala silang handa na langis. Nung alam na nilang kakaunti na lang, tsaka pa sila hahanap, eh kung dumating na nga yung hinihintay, hindi sila nakasama. Sayang lang yung pinagpagalan nilang nauna, di ba ga? Ano po ibig sabihin nun? Kayong mga gumawa na ng mabuti sa una, eh huwag na ninyong pagsawaan yung paggawa ng mabuti. Nang sa gayon, huwag masayang yung sinimula ninyo. Humingi kayo ng lakas sa Ama at huwag sa kapwa nyo. Tulad ng limang hangal, humihingi sila doon sa mga matatalino. Dahil nga matatalino sila, magbibigay ba sila? Hindi. Sapagkat baka sila'y maubusan. Ano ibig sabihin? Huwag kang umasa sa kapwa mo. Ang lagi mong asahan ay ang Diyos mo. Ang lagi mong hinga ng lakas mo, ng tibay mo, ng talino mo, ay ang Diyos na magbibigay sa'yo. Hindi yung kapwa mo, sapagkat kung ano ang nasa kanya, baka maari ngang pahalagahan niya iyo at hindi ka bigyan dahil alam niyang baka maubusan siya. Subalit ang Ama mo na inaasahan mo at pinagtitiwalaan, kailanman ay hindi maubusan siya. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung tunay kang matalino naman sa paghahangad ng kaligtasan at ang kaligtasan ang siyang hinahangad mo, ihahanda mo rin lagi ang sarili mo. Yaon yung matatalino. Na hindi ka lamang umaasa dun sa kaya ka naghihintay, kaya ka
naglilingkod, eh dahil puro galak. Sapagkat walang naglingkod na puro galak. Sapagkat walang nakitungo sa Kristo at naghahanap ng kaligtasan niya na puro kasiyahan lang, puro pagpapala, puro kaginhawahan. Kaya lamang ang pagkakaalam ng iba pag naglingkod ka, puro pagpapala. Kaya kung ang pagpapala ay kinakamtan, pinangangalandakan. Pag hindi na pagpapala, nanghihina na. Ayaw nang ipagparangal ang ama niya. Ayaw niyang ipangalandakan ang ama niya. Sapagkat nanghihina na ang kalooban niya, kinukulang na siya ng pangunawa, ng pag-asa. Yun na, nadidimla na siya, naubos na ilangis niya. Subalit, kung ikaw ay totoo, nang tumanggap kay nakipagtotoo ka, inasahan mo ang tinanggap mo, kinilala mo siyang ikaw, ama ko ang pag-asa ko, hindi ka natatakot mawalan. Sapagkat alam mo, lagi siyang handang magbigay sa iyo. Yan ang ama mo, kung matalino ka. Kung matalino kang tao, ang hinahanda mo lang ay ang pagtitiwala mo sa kanya. Yaon ang langis mo, ang pagtitiwala mo sa kanya, ang pananalig mo sa kanya, ang pananampalataya mo sa kanya, na dahil siya ay hinihintay mong kaligtasan ang ibibigay niya sa iyo, kailan may di ka pababayaan. Bakit yung limay na takot na baka maubusan? Sapagkat alam nilang marupok pa sila. Sapagkat alam nilang mahina pa. At sa kapwa nila kumukuha ng lakas, humuhugot ng lakas. Anong makukuha mo sa kapwa mo? Huwag. Kung matalino baga sila, di sana sinabi nila, oh, pabayaan mo na, hindi kami naalis, baka kami hindi makaabot. Subalit yung matalino, matamang naghihintay, matamang nagbabata. Sapagkat, ang langis ng pananampalataya ay nasa kanila. Ang langis ng pagbabatay ay nasa kanila. Ang langis ng pagtitiwala ay nasa kanila. Kaya, nang dumating ang kalayaan, nakamta nila at sila'y nasiyahan sa piling ng kaligtasan na nagbibigay ay Ama, Ama, Ama nila Kristong naturingan. Buhay bang Ama? Amin na mahal, katulad ng may sakit. Naku, Eka, ilang araw na ako nagpupunta ron, di man ay ka ako nagbabago. Naku, Eka, wala talaga Eka yata ang pag-asa. Eh, talagang mawawalan ka ng pag-asa niya. Sapagkat ang inaasahan mo lang pala, eh yung tinitingnan mo si Apo Kunching. Subalit kung nakikinig ka ng mensahe, nalalangisan ka na niyan, tumitibay ka na, eh hindi na si Apo Kunching ang hintayin mong magpagaling sa'yo, kundi yung di mo nakikita, nagagaling ka! Buhay ba ang Ama? At sino ang kinakasal na hinihintay nila? Yung magbibigay ng liwanag. Yung magbibigay ng kasiyasiya. Ng kaligtasan nila. At kapag nakipag-isa sila at nakasal na sa kanya, tunay na ang tagumpay ay kinamtan na. Kayo, ano hinihintay ninyo kagalingan? Hintayin ninyong tuwiran na madama ninyo sa puso nyo ang tunay na magpapagaling sa inyo upang ang liwanag na sa inyo'y kinamtana, huwag nang magundap-undap at mapundit mamatay. Kundi, sa inyong pagtitiwalang matapat, patuloy kayong sisidlan ng liwanag. Buhay ba ang Ama? Inyong pagnilayan, mga mahal, kung ayaw ng Ama na may maganap sa 12 taong dinurugo, dapat nung wala pa ang Jesus, gumaling na. Subalit nang dahil gusto ng Ama, may mapakitang hiwaga sa anak niyang ginamit sa lupa at maitanghalang kadakilaan at kapangyarihan niya sa pamamagitan ng dulo ng damit nitong anak na bugtong, ay gumaling. Kayo, ilang taon na ba kayong may sakit? Kung tuwiran kayong umaasa at may pagtitiwala, mananalig kayong katulad ng 12 taong dinurugo na siyang iglap ay may nagawa ng tanggapin ang kanyang tagapagligtas, ng tanggapin ang magbibigay kagalingan. Kaya tinatawag ng Ama ang lahat ng anak niya na kumilala at tumanggap sa kanya upang ang pangunawa ay sidlan niya at magliwanag ang diwa nila. Nakikinig ba? Tumutugon ba? O ang tumutugon ay may pagnanasa lamang
at ang sumunod ay may adhikain lamang. Kaya hangal ka pang matatawag. Subalit kung sumunod ka at nakipagtalima ka sa kalooban ng Ama, na hindi lamang yaon ang hangarin mo, kundi tinanggap mo siya at nakilala na at nadama mo sa puso mo at ayaw mo na siyang mawalay pa, patuloy kanyang sisidla ng langis ng liwanag upang di ka mamatay ng walang laban bilang anak niya. Buhay bang Ama! Pawang katotohanan ang tinatawag ng tao. Kaya lang yung tinatawag niyang pawang katotohanan, siya lang minsan ang may gusto. Sapagkat kung tinatawag mo at ninanasa mo ang katotohanan ay mapasayo, ang hahanapin mong totoo ay banal na espiritu, hindi kapwa mulang tao. Buhay bang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama. Saan kayo ngayon? Doon kayo sa limang babae na kahambing? Sa hangal? O sa limang matatalino? Saan nyo gusto? Limang hangal, limang matalino? Matuto po kayong magbata. Matuto kayong manampalataya. Matuto kayong manalig. Matuto kayong maghintay. Matuto kayong umasa. Matuto kayong masyahan. Huwag lamang sa tinapay kayo mabusog sa pagkain, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. Buhay bang Ama? Subalit, kung hambing ka sa hangal na limang babae, nagbata ka rin lamang. Nakalimang taon na ika ako naglilingkod, wala pang nababago sa akin. Si Moises nga, hirap na hirap. Hindi naman sa sariling kapakanan, sa lahat ng anak ng Amang taga-Israel. Bakit pinagbatahan? Sapagkat bukal sa kalooban. Bakit nakabata? Sapagkat totoo sa pagtanggap. Kaya kung totoo ang pagtanggap mo at totoo ang pagtalima mo para sa lahat ang adhikain mo, hindi para sa sarili mo. Kaya dahil totoo kang sumusunod, totoo kang tumanggap, kahit anong pinagdaraanan mo, nakakangiti ka. Kahit anong pinagdaraanan mo, masaya ka. Kahit anong pinagdaanan mo, niligtas ka ng Ama mo, sinadsad ka niya at nakahulagpos ka dahil siya ang kasama mo. Buhay bang Ama? Kaya, naglingkod ka ba dahil wala kang inaasahan, kundi nakilala mo ang Ama mo at nasiyan ka at nagalak sa pandama mo, ay nabuhay siya? Manalig ka, may hangganan ang lahat. Sakit at dusa, may kalayaan ibibigay. Kaya't kung tuwid ang totoo ka, tapat na ang pag-asa mo'y hindi mawawala sa puso mo. Pagtitiwalaan mo, tinanggap mo. Kaya't kung ano ang sa'yo'y nararamdaman, dadaing ka subalit magagalang. Ang puso mo'y sama mo'y aalay, pagkat batid mo siyang iyong tanglaw. Siya ang kalusugan mo't kagintawaan. Siya rin ang sa'yo'y nagbigay ng buhay. Kaya't hindi mo gagawing mawalan ka ng pag-asa, pananalig sa Kanya. At habang ikaw na may nakikibaka nang dahil isip at damdamin mo, ang naghahari nga ay siya, tumatapang ka, tumitibay na anak niya. Pagkat hindi ang kapwa mong nagpatatag sa'yo, kundi ang pananalig mong tinatapang,
tinanggap mo'y Ama, at dun sa bawat araw mong pakikibaka, gagawin niyang ikaw maliwanag na tatanggap ng kanyang galak at kaginhawa, ng kanyang liwanag na walang kamatayan, kapangyarihan niyang walang kaubusan, ibabahagin niya sa'yo ng tuwira. Di mo kailangang manghingi sa kapwa mo, kundi sa kanya ka umasang anak niya, at gagamit naman siya ng paraan upang madama mo mahalaga kang anak niya. At yan ang pawang katotohanan. Kaya't kayong kapwa may liwanag na nagbabahaginan kayo at nagpapatatag sa bawat isa. At yung kapwa ninyo nais na sa inyo'y makihalubilot sumama, sisiblan din siya ng pag-asa at makikiisa sa totoo. Subalit tulad ng nakikibahagi sa pagbabata, tatanungin ang kapwa niya, kaya mo ba ang binabata namin? Kaya mo ba ang ginagawa namin? Kung ito'y makakaya mo, ang aming naka-imbak, di man namin ibigay sa'yo ang nagbahagi sa amin, kaya kami may naka-imbak, may nakaipon, siya rin magbibigay sa'yo nang hindi mamatay makundi ang liwanag na nasa iyo. Kaya tatalikod ka ba sa pananalig at pananampalataya mo? Maiinip ka ba sa pag-asa mo? Mawawalan ka ba ng sigla sa pagtitiwala mo? Kung di mo gagawin ito at di ka matatakot maubusan tulad ng mga hangal, bakit nila sinabing mauubos na? Alam ba nila kung yung sang-iglap na lang darating na? Nang dahil may takot sila, nakakaunti na lang, nanghihingi sila sa kapwa nila, tuso rin sila. Hangal na may pagkatuso, matalino yung hinihinga nila, ba't ibibigay sa kanila? Ano ibig sabihin ito? May pananampalataya ka na ba? Huwag mong paagaw sa kapwa mo. May pananalig ka na ba? Huwag mong paagaw sa kapwa mo. Maging matalino mong gamitin kung ano tinanggap mo sa Ama mo't Kristo. Hindi dahil dun sa kahinaan ng kapwa mo, pati kay patatangay na sa kahinaan niya. Hindi dahil nawawala na siya ng pag-asa, ikaw ay susunod na rin sa kanya. Hindi. Maging matalino ka. Gawitin mo kung ano'y tinanggap mo. Kung alam mong ikaw ay mararahuyo sa malinang pag-aakay ng kapwa mo, huwag kang susunod sa kanya. Gamitin mo utak mo na binigay sa iyong liwanag. Nadidimla na itong isa, padidilim ka pa ba sa kanya? Kung di ba ganatakot sila, na pag-alis nila, umalis na nga sila dahil maghahanap ng langis, pag-alis nila, dumating. Ano ibig sabihin niya? Ba't ka nanghihina ang loob? Kahit kakaunti na lang ang nasa iyo. Kung may pag-asa ka sa Ama mo, na darating na yung saklolo niya sa iyo, hihintayin mo na yon. Hindi ka matatakot maubusan. Nang dahil may takot ka, naghanap ka sa iba, naubusan ka nga ang tuloy-tuloy sapagkat yung dapat na inasaan mo, kung kailan ibibigay na, iniwanan mo siya, tinalikuran mo siya, na sa halip kung nagbatakat, umasa ka sa kakaunting meron ka, eto na, nang inabutan ka, pinuno niya. Dapat, nakasama ka ng limang matalino, na hindi natakot. Paano mo nalamang marami sila? Pinakita ba sa'yo? Pinakita ba ng limang hangal ang dala nila kung puno sila? Wala! Walang naka-emphasize dito, nakalagay dito, pinakita.
nakita yung langis nila, marami pa. Ang taglay ng limang ito ay ang kanilang katapatan sa pagtitiwala at pananampalataya na hindi maaaring ibigay sa kapwa-tao sapagkat ang Ama magbibigay niya, ikaw mismo tao ang dapat kumilala sa Kanya para mapunuan ka ng pag-asa mo. Pag-alis ng limang hangal, dumating ang ikakasal. Ikaw, kung di ka tumalikod dahil sa panghihina mo, sana nakamtan mo, ililigtas ka pala ng Ama mo. Kung hindi nang hina ang loob mo, kaunti na lang ang bigas ko. Hindi muna ako maglilingkod ngayon, hahanap ako ng katuparan. Dapat kung naglingkod ka, ipinakita ng Ama mong pinaglingkuran na di ka dapat maubusan sapagkat anak kanyang tapat. Kaya sa paglilingkod mo, na hindi mo itinuloy paglilingkod mo, iniwanan mo, tumanap ka ng grasya mo, lalo ka naubusan, hindi mo nakamtan ang kanyang pagpapala. Sapagkat nawalan ka ng pag-asa sa Kanya, ang inasahan mo yung gagawin mo, hindi ang magagawa niya. Buhay ba ang Ama? Naku, Eka. Kung paghihinaan, Eka, ako ng loob, eh talagang manghihina ang loob ko. Subalit kung matalino ako na inaasahan ko'y Ama ko, manghihina ang lobe, siya may-ari ng buhay ko. Dapat ganyan ang gawin ninyo. Naku, Eka, may sakit ako sa puso. Pag di ako nagpa-opera, baka ako'y mamatay. Subalit kung matibay ang pananalig mo, pinagtitiwala mong Diyos mo'y buhay. Sa operasyon ba ang kagalingan? May kaparaanan ng Ama at sasabihin niya sa iyo kung dapat mong gawin yaon kung hindi. Kaya pinakikita naman niya, may naligtas sa operasyon, may namatay sa operasyon. Ibig sabihin, siya ang gawin mong pag-asa. Nagagawin ng kapwa mo ang nararapat para mailigtas ka, subalit higit mong asahan ang tunay mong kaligtasan. Kaya, kung nananalig ka sa pagka-opera, ay maliligtas ka, panaligan mo, gagamitin lamang yung kapwa mo na iyaon para maligtas ka ng Ama mo. Hindi siyang magliligtas sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kung natatakot ka, na bumabagsak na buhay mo, umahanap ka ng kaparaanan sa kapwa mo, ang inasahan mo'y kapwa mo. Oo, kasabay ng pagkahanap, kasabay ng pagtugon, subalit huwag mong kalilimutan. Ang paraan ay bibigay sa iyo ng Ama mo sapagkat siyang pinakamakapangyarihan at kaya niyang gawing punuan ka sa iyong pagkukulang. Kaya niyang patatagin ka sa iyong kalampahan. Kaya niyang palakasin ka sa iyong kahinaan. Kaya kang tanglawan sa iyong kadiliman. Lahat ay kaya niyang ibigay sa iyo. Maging matalino ka lamang, tumanggap sa kanyang kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Sino ang kakaunti na lang ang langis? Kakaunti man ang langis mo, kung di ka sa kapwa mo manghihingit aasa, daragdagan niya ng Ama mo sa pagbabata mong hinihintay mong saklolo niya, kaysa tatalikod ka sa kanya at iiwanan mo siya at hahanapin mo'y kapwa mo. Pag nawala ng kapwa mo at naubusan siya, hindi ka na niya bibigyan. Subalit ang Ama mo, patuloy ka niyang babahagi na. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ang saki tinuturan, maging matalino kayo sa pang-araw-araw niyong buhay. Huwag kayong maging hangal at tuso na nilalamangan niyo'y kapwa niyo. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Kaya nga, kahit na ipagkasala, gagawin niya, mapunuan lang yung kakaunti niya na para hindi siya mabusan. Subalit ang hindi niya alam,
kung di siya magkakasala sa kakaunting meron siya amay inasahan niya at nagpakatuto siya, maaring ang karampot maging marami na. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, sadyang mabuti ang Ama, sadyang dakila siya. Kaya lamang, paano makikita ng tao at makikilala siya? Kaya inyong pakinggan ang mula sa awit. Ang lahat ng namumuhi sa masama ay mahal ng Diyos. Magkakalangis ka na niya. At siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Langis na langis ka na. Iligtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Naku, kasarap pa lang kilalanin mo, Ama. Sa tapat ang pamumuhay, sisinag ang liwayway. Kaya halina mahal, siya'y kilalanin tuwiran ng ika'y tanglawan, sidla ng karunungan. Sumay niyong kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? May tatanong po ba kayo? Sa taong di nagtitiwalang totoo sa Ama, mahirap mangyari ito. Sa mga totoong nagtitiwala sa Kanya, umaasang gayon siya. Sapagkat ang imposible, nagiging posible. Yan ang mabuti na tinanggap sa Ama. Yan ang matalinong kinatalinuhan niya'y Ama. Sapagkat hindi siya nawawala ng pag-asa sa bawat araw, sapagkat ang tinanggap niya ay didilim kundi liwanag, hindi suwail kundi mabuti, hindi sutil kundi mabait, at hindi mangmang kundi matalino. Kaya yamang tinanggap niya'y gayon, gagawin niya kahambing niya. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya, kay sarap-sarap mabuhay, lalo na't kung may katalinuhan, kung paano ka kakain, na mapaparti-parti mo yan. Di ngayon ang katwiran mo, mabusog ka ngayon, mamaya'y bahala na, hahanap ako. Huwag kang ganyan anak ng Ama, kundi laging sa pinay partihin mo. Kung ano ang marapat sa buhay mo, nang di maubusan ka ng talino, Ama ay tanggapin mo, tuturuan ka niya sa pina, mapaparti-parti mo, kabusog ang dulot niya. Kapwa mo tao, katawan mo, kaluluwa. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay nga po ba ang Diyos? Meron na po akong lapel. Salamat po. Purihin-purihin ang Ama. Pagpalain kayo at siya na ang gumanti sa inyo. Pag meron po akong hindi minimension na pangalan kung sino nagbigay. Kasi po, gusto ko'y pagpalain ng higit siya eh. Kaya, pagdating ng takda na nagantihan na yung ginawa niya sa akin, minimension ko na pangalan niya. Buhay ba ang Diyos? Eh, ang gusto ng tao eh, binigay niya yun eh. Pangalanda ka na siya eh, hindi ka gagantihan ng Ama kasi pinasalamatan na kita, pinangalandakan pa kita eh. Eh, buti kong milyon yan. Kung tinago ko, magmimilyonarya ako. Eh, hindi naman eh. Ano po? Tsaka, bahala na kayong magalit. Basta ako'y di galit. Buhay ba ang Diyos? Sabi ng Ama, tama po ba? Kumusta po? Nako, gusto niyo ba uling mag-mission doon? Ay, purihin ang Ama. Kalooban ng Ama, ayoko pong mangako, ano? Ayoko nagsiset, gusto ko yung ura-urada eh. Kasi yun ang mission eh. Pagka nakaset bungan yan eh, parang hindi maganda, no? Kailangan eh, pag sinabi ng Espiritu, o maghayo ka doon. Opo. Pag tinura ng Espiritu, anak, doon ka sa dako to. Opo. Eh, pag sineset ko eh, parang ako yung nagset noon. Ayoko noon. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Kaya gusto ko pag may misyon, maliban na nga lamang halimbawa ay kinausap ka, pwede po ba ako yung mag-talk sa ganong petsa? Tingnan natin kung pwede, kung may oras ako doon at may parahon,
Ayun. Subalit yung halimbawa po, mission eh, seset ko kung anong petsa, kung ano-ano. Eh, tao yun. Totoo ba yun? Tao yun. Kaya ako po, hindi ako nagseset ng mission ko kung saan ako dadalhin. Subalit halimbawa, na-invite ako na mag-talk sa ganon, eh, naturalmente, iseset yun eh, sineset yun. Tatango po ako, pero dinadama ko rin muna kung dapat ako. Baka nagmagaling ako at nagmayabang eh, pagdating dun eh, bin-lockout ako, nakakahiya ako. Kaya, pag tumango ako, sinigurado kong dinulog ko na muna. Pag pumayag, bibigyan niya ako ng katalinuan kung ano iluluwal ko. Pero kapag gusto ko lang para masikat ang pangalan ko, nako, hindi na, ay babayaran niyo ba ako? Di man ako tatanggap. Kaya, di ko kailangan yon. Kailangan ko eh. Mayabang po ako pag sinabi ko hindi ko kailangan ng pera. Kailangan ko pera. Kaya lang di ko pambabayad sa kaluluwa. At di ko pambabayad kaluluwa ko. Pero kailangan ko pera. Tama po ba? Sinungaling ako pag sinabi ko hindi ko kailangan ng pera. Kaya lang di ko pagbibili kaluluwa ko. Dahil sa pera. Bow. Alam kong may magagawa ang ama. Ayoko pong mag... Ay, babawin ko po. At po mga ako, ayoko sumumpa. Masama po yun. Alam po po. Patawad po. Tulungan mo po ako magtibay sa iyo. Yun. Ay, apo kong ching, ba't ganon? Sadya pong niloob ng ama yun. Maraming tao nangangako sumusumpa. Nako, Eka! Hindi ko gagawin yun. Pero saan ka? Ginawa na pala. Yan po, kung tayo po ay may gagawin at sasabihin, ganito po pala, sa kalooban ng Diyos, sa patnubay niya, hinihiling kong sa tuwin ay maging malinis ang isip ko, maging matapat ako sa Kanya, maging makatotohanan ako sa Kanya, para hindi ako mawalay at magkasala. Hindi yung, naka, hindi ko gagawin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka wini ka na manalig ka na bawat po ba ang Diyos? Oh, kayo ba? May langis pa ba kayo niyan? May langis ba kayo? O, kakaunti na, natatakot na rin kayo? Ha? Natakot na kayo sa langis nyo? Aba, hindi kayo anak ng Diyos? Kanino kayo hihingi ng langis? Sa kapwa nyo maraming langis. Nako,
walang sisibol na langis sa kapwa nyo. Subalit sa Ama, walang katapusang bumabalong na langis ang ipagkakaloob niya. Buhay Commander! Langis ng liwanag, langis ng lakas, langis ng tagumpay sa pakikibaka sa buhay sapagkat siya ang inyong hindi pinag-alin langanang tinanggap sa buhay. Buhay po bang Diyos? Kaya mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Pag-aralan po ninyo, no? Ang puso may battery, may tubo. Ano? Eh, sino ba baterya ng, na nag-charge na para lumakas? O, kung pag-aaralan po ninyo, no? Puso may baterya, may tubo. Ba, pag-aaralan po ninyo, kung bibigyan nyo ng kahulugan yun, ano? Ang tubig hindi makakadaloy sa mismong grip sa inyong lababo kung walang pagdaraan ng tubo, no? Tama po ba? Eh, yung ano, aandar ba kung walang baterya? Yung cellphone mo, halimbawa, ano, paano sasagap yan? Ano? Abay, talagang ang lahat pala sa Diyos kukunin para tumatag ang baterya, para yung tubo mo ay maging daluyan ng mabuti at para makapag-pump ng mabuti ang puso mo. Yung mga ugat na pinagdaraan na noon. Ano? Yung mga ugat noon para magkaroon siya ng pagpapump. Ano? Ganyan, no? Eh, yung baga mo, gumaganyan din ba? Hindi. Nakasteady lang siya, pero yung tubo namang pinagdaraanan ang nagsusupply doon na para magkatubig, magkadugo, at paikot-ikot. Ako kung siya na pinagsasabi mo, di magtingin ka sa diagram, di magtanong ka sa doktor mo, buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ay, yung utak mo, yung utak mo. Sabi ng dalawang utak mo, sabi. Hindi ka naniniwala. Magbukas ka ng utak ng may utak. Kaya lang, babayaran mo. Pero hindi na kailangan. Tanong ka sa doktor. Paano bang nalaman niya ng mga doktor na unang panahon, walang nakakaalam yan? Eh, pinag-aralan nila yung patay. Yung patay, alam nga naman yung buhay ay pinatay pagkatapos ay pinag-aralan. Hindi. Ano? Kaya nga, nako, eh, hindi na ako mag-discuss pa ng kung ano-ano, pero Ama, ikaw nakakita kung paano nangyari. Patay, binuhay. Buhay, patay. Tao lang yun. Pumapatay. Pero ang Ama, patay, binuhay, nabuhay ang patay. Kaya ikaw, anak, magpakabuhay ka. Sa pananampalataya, umasa ka tuwina, Ama mo'y magbibigay sa'yo. Nang tuwirang kasiyahan, kagalakan mo sa buhay. Katulad mo, di naman stroke yan. Sa ugat, yung mga blood vessels na pinagmumula. Ano, yung tinatawag na mga blood vessels. Yes, connectado diya. Then, nagkaroon ng, nagka-cramp sila, no? Tama ba? Ano ba yung cramp? Di ko alam. Sabi niya po, Munchi. Na-de-dry. So, ibig sabihin, kaya na-de-dry yan,
kinukulang. No. Ay, artista. Ay po. Kailan po. No, sa laban lang. Laban. Ang mahalaga, malinis ang isip mo. Humihinga ka pa. Nakakalakad ka kahit hindi dire-diretso. At nakakakain ka pa. May panlasa pa. Nananamnam mo pa. Salita ng Ama, sasaya pa rin damdamin mo. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Eh, anin mo naman, matipuno ka. Malakas ka, sabi mo. Tapos, kasalanan na may nasa iyo. Eh, mabuti na iyan, ano? Mahal ka ng Ama. Ano? Mahal ka ng Ama. Gusto mo, pakilala kita kung sino ka noon. Salamat, wag na. Bye-bye. Bye-bye. Buhay ba ang Diyos? Amahan! Mabuti ang Ama, ang mahalaga ay masaya ka ngayon. Ano? May nagmamahal sa'yo. May kumakalinga. Inaaruga ka. Yun ang masaya. Ano? Tama ba? Tama ba mga anak? Iyan ang mahalaga. May nagmamahal sa'yo. May kumakalinga. May tumatanggap. At higit sa lahat, may nagpapahalaga. Kayo, gusto nyong may pagpapahalaga? Magpahalaga rin kayo sa kapwa nyo. Gusto nyong may magmahal sa inyo? Magmahal din kayo ng kapwa nyo. Gusto nyong may magparaya sa inyo? Magparaya din kayo. Gusto nyong kahalagahan ay kamtin ninyo? Pahalagahan nyong higit ang Ama nyo. Buhay ba ang Diyos? Mamahal, sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian. Kayo, may bukas pa. May mission po kami. Kaya, nawa po makabalik kayo ulit. No? Malayo ba? Oo nga po. Alam niyo po, pag ginusto ng tao, walang malayo. Pero kapag ayaw ng tao, maraming dahilan, malayo po kami. Malayo po kami. Ano po? Malayo po ba kayo? Malapit lang. Bye po bang Diyos? Nako. Ikaw, malayo ka? Malapit lang. Yan, maging katwiran nyo, malapit lang para kayo'y magsigaling. Buhay ba ang Diyos? Ano po ang ibig sabihin? Ano ibig sabihin nun? Kailangan malapit kayo sa Diyos. Hindi kayo malayo sa Kanya. Kailangan ilapit nyo sarili nyo sa Kanya. Huwag mo sabihin, kilala naman ako ng Diyos ko. Nakikita naman ako ng Diyos ko. Kaya nga magpakilala ka pa eh. Kaya nga lumapit ka pa sa Kanya. Ano pinakikilala mo sa Kanya? Masamang ugali mo? Ano pinakikita mo sa Kanya? Masamang gawa mo? Bahiwag yun, sapagkat hindi Kanya kalulugdan doon. Ang kagustuhan niyang makita niya sa'yo, kalugod-lugod sa pananaw niya, magpakabait kang anak niya, magpakabuti kang anak niya. Paano? 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 Wala kang alam, humingi ka ng karunungan. Sapagkat ang Diyos mo ay mapabigay. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, may kaya po, kumusta ka na? Sayo ka. Ba? Kayo po. Kaya malayo pa sa bituka, hindi na pa mamamatay. Kaya nga, sabi ko malayo pa sa bituka yan. Eh, hindi mo nakita. Inali mo mata. Malayo pa sa bituka yan. So, pag tinanggap mo yun, tinanggap ng mata mo yun. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos?
Amahal! Buhay po ba ang Diyos? O ikaw? Nako, nagka-herpes ka sa balat. No? Tapos eh, nung gumaling, nagkaganyan-ganyan. Sakit? Di pa tuyo yan sa loob. Sa labas lang tuyo. Oo. Ano? Eh, lagyan pa ng ano, sa loob, hindi pa bahaw, sa labas lang. Kaya makirot pa sa loob, ano? Herpes yun. Hindi herpes na tulo, ah. Herpes sa bala. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos, mga minamahal? Kay buti na ama, kay dakila niya. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong? Eh, di ba namin na kayong langis niyan? Kakalawangin po ba'y langis din niyo o kukulangin? Sana po, eh, sabi ng tao, huwag sana po, nawa, magawa ninyong lahat na magpasibol ng magpasibol ng pag-asa sa puso ninyo ang pananampalataya nyo nang hindi kayo kapatdan o kawalan ng langis ng buhay. Sumayin nyo ang kapayapaan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng liwanag, na huwag maging undap-undap, kundi mapagningas na ganap, upang ito ang maging silbi, na maging susi ng kaparaanan kung paano nyo maunawaan ang buhay, at ganap ninyong matanggap, sa bawat araw ay may pag-asa. May dapat kayong kilalaning higit pa na matanggap ng inyong puso na maghahari sa inyong isip upang sa gayon patuloy ng galakay sumibol, patuloy na kasiyahan ang matanggap at ang pagmamahal na marapat sa inyo ay gawin niyong mabuhay pang ganap upang ang pagpapala ng Ama sa inyo'y huwag mawalay pa. Pagpalain kayo. Ayun na po. Ayun na po.